Mabuhay! Ang ating talakayan sa araw na ito ay Arts Appreciation na isa sa mga asignatura at bahagi ng pangkalahatang curriculum ng mga nasa kolehiyo. Tandaan klase na dapat maipasa ninyo ang tatlong unit na asignaturang ito. Dito, sa asignaturang ito ay mas bibigyan natin ng mas malalim na pagpapahalaga ang sining. Ang sining na kung saan ay dito natin ibinubuhos ang ating emosyon, ang ating nararamdaman, at ito rin ay isang talento na galing sa puong may kapal. Sa talakayan din patungkol sa arts appreciation ay malalaman natin ang iba't ibang klase ng sining, ang iba't ibang uri tulad ng paglikha ng isang tula, paggawa ng isang awitin, o paggawa ng isang obra maestro. Dito rin ay magkakaroon tayo ng pagbibigay ng lalim at lawak ng ating kaisipan sapagkat malalaman natin ang iba't ibang gawa ng mga dakila at mga pintor sa buong mundo. Halika, alamin natin ang lahat ng ito sa ating talakayan. Alamin natin kung ano nga ba ang konsepto ng art. Ang art ay mula sa salitang arts, nang ibig sabihin ay skill. So, ibig sabihin ng skill, ito yung to do something, may kakayahan kang gawin. May kakayahan ka na nasa iyo na dapat mong paunlarin, na dapat mong gamitin at pagtibayin. Maaring magaling kang gumawa ng tula, that is a skill. Still to do something, may kakayahan kang gumawa ng isang painting, that is another skill. May kakayahan kang gawin ang iyong mga naisin. Ganon din ang sining. Kaya mong gumawa. Ngunit ang kailangan lamang ay yung willingness mo na lumikha at hindi lamang napilitan. Pangalawa, ang sining ay it is human ingenuity in adapting natural things to man's use. Lumilikha tayo ng isang sining o lumilikha tayo ng isang art para rin sa kapakinabangan natin, para sa ating sariling kagustuhan. Halimbawa ng mga basket, ayan ay lilikha. Ito ay human ingenuity dahil atin itong magagamit. Maaaring ang isang painting, gumawa ka ng isang painting, ito ay maaring para sa ating pansariling kagustuhan na siya magsisilbing isang design sa loob ng ating tahanan, o mari namang sa mga museo sapagkat ito'y nagtataglay ng historical value. Ngunit bukod pa doon, ang art ay isang ekspresyon ng ating emosyon, ng ating nararamdaman, ng ating mga nalalaman. At sa pamamagitan ng art ay nasasabi natin ang mga bagay na hindi kayang wikain ng ating mga dila at ng bibig, ngunit kayang ipakita ng ating kamay at ng isip. Ito rin ay paggawa ng mga masterpieces. Maaari kang lumikha ng sarili mong obra. Maaari ito ay nasa forma ng pasulat o maaari namang nasa ibang forma ng himig. Ito rin ay maaari immortalization of yourself. Diba? Pagpapakita ng iyong kakayahan. Pagpapadakila sa iyong sarili na meron kang potensyal. Immortalization of yourself na kaya mong gawin. Production of free form and entertainment at the same time. Ang mga movies, mga films, that is for entertainment purposes, for educational purposes. Maaari rin kung nais mo ang pagbabago, sumulat ka ng tula, gumawa ka ng isang awitin patungkol sa mga panlipunang nangyayari sa buong mundo o maaaring sa Pilipinas lamang. Yan ay forma ng art. Yan ay forma ng sining. Ngayon naman ay alamin natin ang division of art. May apat na division ang art. Ang una ay ang tinatawag nating aesthetic o art appreciation. At kapag sinabi nating art appreciation, it is the science of beauty that admires artists, value highly different works of art, and appreciate the role of art in society. So number one, admires artists.
So itong mga artist na ito na lumikha ng kakaibang klase ng sining. Klase ng sining na kung saan ay pag nakita mo ay tunay na mapapamangha ka. Halimbawa, pag nakita mo ang gawa ni Michelangelo sa Italy, ito'y nagpapakita ng kagandahan, aesthetic, the science of beauty. Pangalawa, value highly different works of art. Yan nga, kapag nakita ka ng isang kagigilas-gilas o napakagandang likha ng art, diba, nakakamangha. Iba't ibang uri na ng sining ang meron ang Pilipinas at iba't ibang uri na rin ang medium ang ginagamit. Kaya kapag nakakakita ka ng iba't ibang klase ng art, ito'y nagpapakita na patuloy na umuunlad ang sining ng ating bansa. Pangatlo ay appreciate, yan ang pinakamahalaga. Iba't iba man ang art, iba't iba man ang mediums na ginamit, iba't iba man ang style of presenting the method or the subject, iba't iba man ang subject na ginamit sa art, pero ang mahalaga ay dapat ay higit natin itong binibigyan ng pagpapahalaga. Ano nga ba ang role ng art sa ating lipunan? At ano nga ba ang kahalagahan ng pag-aaral ng art sa buhay ng tao? Saan tayo dadalhin ng art? Saan tayo tatahakin nito? Ang ikalawa namang division ng art ay ang art history. A division of art that studies the different artists, their backgrounds, works, and masterpieces, as well as significant contributions in the field of art. Dito ay bibigyan ng tuon ng pag-aaral sa iba't ibang mga artist at kailangang alamin ang kanilang mga pinagmulan, ang kwento ng kanilang buhay, at higit lalo ang kanilang mga mahalagang naging kontribusyon o ambag sa larangan ng sining. Ito ay nagbibigay sa atin ng kasaysayan at mahalagang pag-aralan natin ang kasaysayan ng mga mahuhusay na mga artist na ito. Sapagkat lumilikha sila ng isang obra dahil ito ang kanilang naging karanasan o maaaring ito ang kanilang nais na ipahayag sa ating lahat na may kaugnayan sa kanilang buhay, maaring sa sosyal, maari ring sa pampolitikal, o maari namang pang-ekonomikal, o maaring sa iba pang aspeto ng buhay ng tao. Tandaan, art history ay kailangang pag-aralan ang pinagmulan, ang sariling kasaysayan ng sariling sining. Ang ikatlo namang division of art ay ang art production. Ngayon alam na natin ang aesthetic art appreciation, marunong na tayong magpahalaga ng mga likha ng ibang tao o maaaring ating likha. Pangalawa ay ang art history. Sa art history naman, ito naman ang pag-alam ng kasaysayan, ang pinagmula ng isang likhang sining. At ang ikatlong division ay ang art production. Dito naman ay ini-expose ang mga mag-aaral to use creativity and apply artistic knowledge and skills in producing works of art. Maaring madaanan sa pagtalakay sa art lesson ang mga principles and elements of art na kailangan sa paglikha o pagbibigay ng produksyon ng isang sining. Maaari ring talakay ng iba't ibang metodo sa pagpapakita ng isang subject. Maaari ring magpakilala ng iba't ibang mga medium na siyang magpapakita ng isang creativity at imagination ng isang tao. At dito napapabilang ang art production. Tandaan, ano pa man ang uri ng iyong nagawang sining. Tandaan, ito ay sining kung ito'y nagpapahayag ng iyong emosyon, ng iyong nararamdaman, ng iyong saloobin, at ng iyong nalalaman. Hindi ito batay kung pangit, kung hindi mamahalin ang iyong ginamit, hindi yun ang nagiging batayan. Ang batayan ay yung naisin mong ipahayag sa pamamagitan ng art. At ang panghuling division of art ay ang art criticism. Tulad ng sinabi ko, nakagawa ka na ngayon ng iyong likha, sariling gawa mong sining. Dadaan na tayo sa pinakauli at ito ang art criticism. It uses judgment to evaluate different artworks based on the given criteria set.
So dito naman, bago yun i-judge ng isang tao or criticize ng isang tao, kailangan meron muna siyang mga format or may mga batayan siya kung paano nga ba bibigyan ng score o paano na i-assess ang gawa ng isang mag-aaral. Kaya napakahalaga ng rubrics. At kailangan ang isang guro ang magbigay ng rubrics kaagad pagka nagbigay siya ng isang gawain. Bakit? Sapagkat ito yung magiging batayan ng mag-aaral kung paano na gagawan ang kanyang sining at kung paano ito bibigyan ng pagtataya. Ngayon naman ay tukuyin natin kung ano nga ba ang functions of art. Unang-una, napakahalaga ng sining sa ating buhay dahil ito ay nagbibigay ng ningning sa ating mga nais na ipahayag ng mga emosyon at mga nararamdaman sa ating kapwa sa pamamagitan ng isang malikhaing pamamaraan. Gayunpaman, napakahalaga talaga ng sining sapagkat dito rin ay naibibigay natin ang ating saloobin patungkol sa politika, patungkol sa sosyal o maging sa ekonomiya ng ating bansa o maging sa nangyayari sa buong mundo. Ngunit bukod pa rito ay may mga mahalaga pang gampanin ang sining at yan ay alamin natin. Ang unang gampanin ng sining ay ang tinatawag nating personal or individual function. Dito ay nagiging tulay ang sining para maipakita natin ang ating kawilihan, ang ating kagustuhan, kung ano ang ating puso para sa ating personal na kadahilanan. Halimbawa, ay nais nating gumawa ng tula na may kaugnayan sa ating minamahal o ang ating kasintahan dito, sa function na ito ay maipapakita natin ang personal. Bakit? Sapagkat ito yung kagustuhan mo. Narito yung indulgence na nagpapasaya at nagbibigay sa iyo ng satisfaction sa pamamagitan ng paggamit ng sining. Halimbawa ay ang My Last Duchess and How Do I Love Thee. So parang mag-asawang nagsulatan ng tula na kung saan ay pinapakita nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Isa pang halimbawa ng tula ay The Man with the Hoe by Edwin Markham. So ito naman ay patungkol sa sosyal na realidad na meron ang buong mundo na kung saan ay merong makapangyarihan, may kakayahan at meron din mga tao na walang kapangyarihan or nasa mababang antas ng lipunan. At maaari rin nating isama dito ang isang mga awit na Filipino na si Gary Valenciano and Jeline Eugenio. So sumusulat sila o maawit sila ng mga kanta para sa kanilang personal na kadahilanan o dahil ito ang kanilang passion. Ito ang kanilang kagustuhan. At iyan ang pinakamahalagang function ng art na kung saan ay nagagamit natin ang sining upang maipahayag at magkaroon tayo ng passion. Passion na kung saan ito ang tumutulak sa atin na gawin ng isang bagay para sa ating sariling kadahilanan. Ang ikalawa namang gawain ng sining ay tinatawag nating social function. Sa pamamagitan ng sining ay nakakaroon tayo ng interaksyon sa ibang tao, nakakaroon tayo ng pagkakaugnay-ugnay, nagkakaroon tayo ng pagkabikis-bikis sa mga taong nakakasalamuhan natin sa ating lipunan. At gayunpaman, dahil sa pamamagitan din ng social function, ay naipapakita natin ang social reality o kung ano yung nangyayari sa buong bansa o sa buong mundo na nagbibigay ng awareness o kamalayan sa mga nangyayari sa ating bansa at sa buong mundo. Maaring sa pamamagitan ng social function ay nakakaroon ng group dancing. Ayan ay nakakaroon tayo ng bagong kaibigan at nakakasalamuhan natin ang iba't ibang kultura ng tao, ang iba't ibang pagkakakilanlan at ang kanilang mga personalidad. Maaari rin magkaroon ng choral singing na kung saan ay kailangan ng cooperation ng bawat ng mang-aawit ng isang grupo. Nariyan din ang drama performance na kung saan ay may cast and audience, may interaction na kung saan ay nararamdaman nila ang nais ipahayag ng isang drama na ginawa ng cast ng isang performance. Meron ding maaring oral and written literature kung saan isumusulat tayo ng nobela, maikling sanaysay, maaaring ding maikling kwento na kung saan ay nag-uugnay-ugnay sa bawat tao.
Isama na rin natin sa isa sa mga pinakamahalagang gawain ng sining ay ang economic function. Dahil din sa ang sining ay maaring pagkuhaan ng kaperahan o maaring kumita tayo dito. May talent ka na at kumikita ka pa ng pera. At ito rin ay mahalaga sapagkat sa katunayan, lahat ng tao ay kailangan ng pera. Dito ay nagagawa mo na ang iyong kagustuhan at kumikita ka pa. Halimbawa rito ay ang pagsulat ni Joanne K. Rowling ng kanyang nobelang Harry Potter. Maaari rin kay Lea Salonga sa kanyang pagganap bilang Miss Saigon or si Kim sa isang theatrical performance na Miss Saigon. At maaari rin ang Mona Lisa by Da Vinci or Leonardo Da Vinci. Ngayon, ang Mona Lisa ay isa sa pinakamahal na painting sa buong mundo. Sa katunayan, sa pamamagitan din ng sining ay nakakaroon ng influence. At ang influence na yan ay bumubunga para sa political function. Kung saan ay ang sining ay maaring gamitin mo sa politika upang makahikayat ka ng ibang tao, upang maipakita mo sa kanila ang kagandahan ng isang bansa sa pamamagitan ng pagkilala ng ilang mga artist ng Pilipinas o maaaring ng buong mundo, o maaari rin gamitin mo ang iyong political function, ang political function ng art, upang mahikayat ang marami pang investors, upang magbigay o magbigay pa ng maraming trabaho sa mga Pilipino na kung saan ay makakapagdulot ito ng pag-unlad, hindi lamang ng mga nasa posisyon o otoridad na nasa gobyerno, kundi para rin sa mga mamamayan ng isang bansa. Halimbawa rito ay ang political function na ipinakita ni dating unang ginang na si Imelda Marcos nang kanyang ipatayo ang Cultural Center of the Philippines na kung saan ay maaari ditong mag-perform ng mga sayaw at ng iba't iba pang mga aspeto ng sining. Nandyan din ang paintings of murals, di ba? Makikita natin ang mga paintings sa kung saan ay nagpapakita maaring sa political, maaring sa social at maaring din sa ekonomiya. At nariyan din ang Folk Art Theater, ang PICC at Film Center na kung saan ay umaakit sa mga dayuhan na tunguhin o puntahan para rin sa turismo ng ating bansa. Isa rin sa pinakamahalagang gawain ng art ay ang historical function na kung saan ay napapahalagahan nito ang ating kasaysayan, ang ating pagkakakilanla ng ating kultura at tradisyon na siyang nagpapakilala kung sino ang isang bansa. Siyang nagbibigay ng ningning o nagbibigay ng trademark. Halimbawa, pag sinabi mong Philippines, maaring ito'y patungkol sa pagiging isang hospitable or maaring makikita mo rito ang magagandang tanawin, mga Pilipinong lumaban para sa kalayaan ng bansa. Okay? Maaaring ipakita ito sa pamamagitan ng architecture. Halimbawa, ang Pyramids of Egypt. Ang pyramids ay ginawa para magsilbing tomb ng mga parao or pero na kung saan sila ang namumuno sa panahong iyon. Nandiyan din ang Taj Mahal of India, ang sinakulo na kung saan ay itinanim sa kulturang Filipino ng mga Espanyol. Ang sinakulo ay isang passion play na kung saan nagpapakita ng paghihirap ni Heso Kristo. At nandiyan din ang EDSA Revolution na kung saan ay natalo ng isang matahimik, isang mapayapang revolusyon ang diktatura na meron ang Pilipinas. Sa kaugnayan ng historical ay meron din palang cultural function. Dito naman ay higit nating na ipag-iingatan na pagyayaman ang ating mayamang kultura, ang mga heritage, ang ating mga tradisyon na nabubuhay at dapat panatilihing buhay at dinamiko sa ating bansa. Halimbawa nito ay ang mga folk song at folk dance, ang folk tale at ang iba't ibang literatura na may kaugnayan sa kultura ng isang bansa. Dahil nakapaloob din sa culture o sa kultura ang religion, ay mahalaga rin ang art pagdating sa religion. Kapag sinabi natin religious function, tandaan natin kung paano nito pinapasok ang iba't ibang mga aktibidades, ang iba't ibang mga gawi, ang iba't ibang mga tradisyon, ang iba't ibang mga paniniwala, kung paano natin pinahalagahan ang
Diyos na may kapal o kung paano natin binibigyan ng ating pasasalamat para sa lahat ng biyayang ating natatanggap. Bagamat iba't iba man ang relihiyon na nabubuhay at umaangat sa ating mundo, iba't iba man ang ating tawag, ang pinakamahalaga ay dapat nabigyan natin ito ng pagrerespeto. Respeto ang mahalaga sa buong mundo. Bigyan natin ng respeto kung paano na ito sinasagawa, kung paano ito ang kanilang paniniwala. So halimbawa ay ang pagpapatayo ng iba't ibang mga simbahan, mga mosque para sa mga Muslim, nandiyan din ang Great Pyramid of Egypt at ang Pantheon of Greece. At hindi lamang doon natatapos ang function of art. Kasama rin ang tinatawag nating physical function na kung saan napakalaga rin ng sining. Bakit? Sapagkat bibigyan nito ng proteksyon o bibigyan tayo ng seguridad sa iba't ibang pahamak o iba't ibang kapahamakan na maaring dumating sa ating buhay. Paano ang physical function? Ayan, sa paggawa ng iba't ibang bahay, di ba? Dahil meron tayong tahanan ay maaari tayong bigyan nito ng protection mula sa iba't ibang kalamidad, lalo na sa mga bagyo, sa iba't iba pang mga kalamidad na maaring dumating. Maaari rin sa masamang gawin ng ibang tao. Dito rin sa physical function ay meron ding creation of artwork na kung saan ay maaari nating isabit sa ating tahanan for decorative purposes. O maaari rin para sa ating kasiyahan, nakabilang din sa personal function. Yan ang pag-attend natin ng iba't ibang concerts sa simbahan kapag tayo nakikinig ng mga choral singing. Yan, nagkakaroon tayo ng kasiyahan at pagkakaroon ng satisfaction at contentment. Nariyan din kabilang ang aesthetic function. Sa aesthetic function, kailangan nating tandaan na this is the study of beauty. Kaya pag aesthetic, it's more on kagandahan. Kagandahan sa lahat ng bagay na ating nakikita. Gaano man kahirap ang buhay, lagi nating tandaan na meron pa rin itong sulok o bahagi na kung saan ay nagpapaganda at nagbibigay sa atin ng pag-asa. At sa aesthetic function of arts, nandiyan ang paintings, tulad ng sinabi ko, for decorative purposes. Kumpara sa tahanan, nandiyan din ang sculptures at ang music. Ngayon naman ay alamin natin ang iba't ibang genre of art o maaari ding tawagin natin to bilang iba't ibang grupo ng sining. Alamin natin ang bawat grupo. Kung saan nga ba napapabilang ang painting, ang mosaic, ang music, ang drama, ang theater, at marami pang aspeto ng sining. Ang unang genre ng art or ng sining ay ang tinatawag nating visual arts. Ito ang lahat ng klase ng sining na kung saan ay kinagamitan natin ng ating mga mata. At sa pamamagitan ng ating mga mata ay nararamdaman na natin kaagad kung ano ang emosyon o ang feelings na nais nitong ipahiwatig o ipadama sa mga nanonood o sa mga audience. Karaniwan, tinatawag din ang visual arts bilang spatial art. Kabilang dito ang sculpture and architecture. Samantalang visual arts din ay nahati sa dalawang dibisyon. Meron tayong tinatawag na graphic arts and plastic arts. Ang unang dibisyon ng visual arts ay ang graphic arts. Ito ay two-dimensional na kung saan ay kakakitaan natin ng width and length. At ito rin ay maitutukoy sa isang flat arts dahil ito ay ginagawa sa isang flat surfaces. Halimbawa ng graphic arts ay nandiyan ang mechanical processes, ang computer graphics, and photography. Kung titingnan natin ang photography, ito ay isang two-dimensional art. Bakit? Sapagkat kakakitaan ito ng dalawang elemento, ang length at ang width. At kung makikita rin natin sa graphic arts na photography, ito ay nasa ayos na flat. Ibig sabihin, ito ay parang nasa papel na makita natin sa isang flat surface. Ang ikalawa namang division ng art ay ang tinatawag nating plastic arts. Sa plastic arts ay binibigyan natin ito ng three-dimensional art. Kung kanina ay two-dimensional dahil ito ay may width and length,
Sa plastic arts ay meron naman itong three-dimensional art sapagkat meron itong length, width, and volume. Ang volume ay tumutukoy rin sa depth, okay? Sa iba't ibang perspectives pagdating sa painting. Ang halimbawa ng plastic arts ay ang mga sumusunod. Nariyan ang sculpture, architecture, city planning, interior design, set design, handicrafts, and allied arts. Ang ikalawa namang genre of art ay ang tinatawag nating audio-visual arts. Sa audio-visual arts ay gumagamit tayo ng ating mga tenga upang marinig at meron din ditong paggamit ng ating mga mata upang mapanood ang video. Na kung saan ay tinatawag din ang audio-visual arts bilang performing arts. Bakit performing arts? Sapagkat gumagamit tayo dito ng ating mga tinig, ng ating mga katawan, ng ating mga kamay at mga kumpas ng bahagi ng ating katawan. O maaari ring makikita natin dito ang facial expression ng isang tao. Ano nga bang mga nakapaloob sa audiovisual arts? Nariyan ang music, kabilang vocal, instruments, and mix. Pangalawa naman ay ang dance, na kung saan may social, theatrical, at ethnologic dance. At ang panghuli ay ang drama. Sa drama ay may tragedy, may comedy at farce. Kabilang rin sa genre of art ang tinatawag nating literary arts. Sa literary arts, it's more on performing arts. Bakit? Sapagkat gumagamit tayo dito ng ating mga kamay. Ngunit sa literary arts, ito naman ay nasa ayos na pasulat. May dalawang division ang literary arts. Maaring ito ay nasa ayos na prose at maaring nasa poetry. Ang mga prose, ito ay mga short stories, novels, and essays. Tuluyan ang pagsulat. Walang kinakailangan ng mga sukat at tugma. Samantalang ang poetry ay para naman sa mga patula na kung saan ito ay nasa narrative poems, lyric poems, and dramatic poems na kinakailangan na makita ang sukat at tugma. Ngunit, hindi ito makikita kung ito ay isang malayang talud-turan or free verses poems. Ngayon ay nagkaroon na tayo ng malawak na kaalaman sapagkat nalaman na natin ang iba't ibang division ng art, nalaman na natin ang function of arts, at nalaman na rin natin ang genre of arts. Ngayon naman ay alamin naman natin ang iba't ibang mga factors, ang iba't ibang mga salik na maaring makaapekto sa estilo ng isang sining na ginagamit ng isang artist. Ang pinakaunang salik na maaring makaapekto sa isang artist o sa isang manggagawa ng sining ay ang kanyang geography o geographical factor. Maaring ito ay maka-impluwensa sa kanya ang kanyang kapaligiran na kanyang tinitirhan. Maaring makaapekto ito sapagkat mula sa kanyang tinitirhan ay makikita niya rito ang kanyang gagamitin. O maaring dito sa kapaligiran na kanyang tinitirhan ay makita niya ang subject na kanyang gagamitin sa kanyang sining. Halimbawa, sa Romblon ay gumagamit ang mga tao rito ng marmol sapagkat mayaman ang Romblon sa marmol. Maari rin sa Laguna, meron dito mga pag-ukit gamit ang kahoy. At maari rin ang mga Eskimos na gumagamit naman ng igloo. O maaring gumagamit sila sa kanilang tirahan ng yelo para sa kanilang igloo. Ang ikalaw namang salik ay ang tinatawag nating historical factor. Ito ay maaring maka-impluwensya sa mga artists, lalong-lalo na sa kanilang kapanahunan, sa mga isyong kanilang nararamdaman, sa mga pagmamaltrato ng mga dayuhan tulad ng mga Pilipinong nabuhay sa panahon ng Espanyol. Maari ring sa kasalukuyan sa mga taong nasaktan ng kanilang mga minamahal. Mga historical factor. Halimbawa ay ang Spoliarium by Juan Luna. Sa Spoliarium, ito hindi nagpapakita kung anong nangyari sa Pilipinas. Ipinapakita nito ang mga kaganapan sa Colosseum sa pagitan ng gladiator. Ngunit sa kabilang banda, kung makikita natin ang Spoliarium, ito'y nagpapahiwatig o may kaugnayan sa kasalukuyang nagaganap sa panahon ni Juan Luna.
na kung saan ay minamaltrato ang mga Pilipino at hindi maayos ang ginagawa ng mga Espanyol. Walang karapatang magsalita, kailangan ay sumunod lamang kahit na tayo ay inaabuso na parang alipin sa sariling atin. Narin din ang Les Miserables by Victor Hugo na kung saan ay nagpapakita ito naman sa panahon ng French Revolution na kung saan inabuso naman ni Marie Antoinette at Louis XVI ang kanilang kapangyarihan at walang natira sa mamamayan ng Pransya. Kung kaya't nais nila ng reforma at pagbabago sa kanilang bansa. Maari rin kabilang ang salik na social factor. Ito naman ang may kaugnayan sa isang lipunan. Ang ating interaksyon, ang ating pakikihalubilo o ang ating pakikisama sa ibang tao na kabilang sa ating komunidad. Maaring halimbawa kay Laura by Francesco Petrarch, ang kanyang iniibig na si Laura. Maari ng pagdadalaga ni Maximo na isang indie film, bakit ipinapakita nito ang sosyal na kung saan ipinapakita ang LGBT community. Okay, na kailangan din natin bigyan ng pagrespeto at pagpapahalaga sa ating lipunan bilang mga tao. Nariyan din ang tinatawag nating ideational factor. Sa ideational factor ay pinapakita dito ang idea na mula sa iba't ibang mga tao. Dahil sa paggawa ng sining ay kailangang gumawa ka ng sarili mong version, gumawa ka ng sarili mong uniqueness o yung sarili mong pagkakakilanlan na ikaw ang lumikha na kung saan ay nakaka-impluensya sa isang artist. Halimbawa ay gumagamit tayo ng style na nudism kung saan ay ipinapakita natin ang naked o ang hubad na katawan ng isang tao dahil nais nating ipakita mula rito ang pagiging bukas sa iba't ibang mga opinion o bukas tayo sa iba't ibang mga suhestyon at bukas tayo sa iba't ibang mga oportunidad. Ito ay nababatay sa idea ng isang artist kung paano na ipapakita ang kanyang subject sa kanyang sariling kaparaanan. Maaari ring gumamit ka ng psychoanalysis na kung saan man ay gumagamit ng surrealism. At pag sinabi nating surrealism, it's beyond the realism. Anong ibig sabihin nito? Ito'y malayo sa katotohanan. Gumagamit tayo dito ng fantasya, gumagamit tayo dito ng imahinasyon na hindi naman tunay na nagaganap sa katotohanan ng buhay ng isang tao. Ang kasunod naman ay ang tinatawag nating psychological factor. Sa psychological factor, ito naman kung ano ang meron ang isip ang isang tao. Maaring ito'y nakaugnay sa kanyang kabataan, sa kanyang mga naranasan nung siya ay bata pa. O maaring ito naman ay may kaugnayan sa takot na kanyang nakuha, sa trauma. Depende ito sa karanasan ng isang tao na nasa kanyang utak. Halimbawa ay narito ang gawa ni The Sick Child by Edward Munch, maaari ring The Starry Night by Vincent van Gogh, o maaari ring ang nasabi o nagawang isulat ni Menoy Aquino na The Filipino is Worth Dying For. So, depende ito sa utak na mula sa kanyang karanasan at mula nang siya ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa kanyang panlipunan. At ang panghuling salik ay ang tinatawag nating technical factor. Dito naman ay gumagamit tayo ng iba't ibang mga mediums. Gumagamit tayo ng iba't ibang pamamaraan kung paano natin ipapahayag ang ating saloobin, ang ating emosyon at ang ating nararamdaman sa isang malikhaing pamamaraan. At sa pamamagitan ng technical factor ay nakakagawa tayo ng isang makabagong gawain na hindi pa nalalaman o nadidiskubre ng ibang tao. So, ito ay depende sa husay ng isang manggagawa ng sining. Ito ay depende kung paano niya ipapakita sa ibang paraan, sa ipapakita niya ito sa kanyang sariling pamamaraan.
At dito nagtatapos ang ating talakayan at bago ko tapusin ang diskusyong ito ay nais ko munang sambitin ang sinabi ni Annie Albers that art is something that makes you breathe with a different kind of happiness. Napakahalaga ng sining sa ating buhay dahil sa sining ay nakakaroon tayo ng pagpapahalaga sa ating emosyon at sa mga bagay na nais nating sabihin. Bukod pa rito, para sa personal na kagustuhan ng isang tao ay nagkakaroon tayo ng kasiyahan. Tandaan na habang tayo nabubuhay sa mundo, ang mahalaga tayo ay masaya. Masaya sa pamamaraan na wala tayong tinatapakan na ibang tao. Masaya sa ating mga ginagawa sapagkat ito'y para sa kabutihan ng bawat isa. Hindi kailangan nating maging matagumpay sa lahat ng bagay. Ang pagiging masaya, ang pagkakaroon ng contentment at satisfaction sa pamamagitan ng sining ay masasabi nating isang matagumpay na gawain. Paalam klase hanggang sa ating muling pagkikita.